Hello mga ka-everyone. Ayan, tayo ay magluluto ng ating ulam ngayon. Actually guys, itong ulam na to ay galing to sa piyesta. Binigay lang sa atin. Ito yung dinuguan. At okay pa yan guys. So ang gagawin natin ngayon is iluluto natin siya ulit. Okay, so meron tayong ginger na pantanggalan sa para sa recook na dinuguan. Meron din tayong laurel at saka yung lemon sotil. Okay, so let's go. Iluluto na natin yan. Okay, so ayan, ready na ang ating kawali, kaya i-on na natin ang ating gas range. At ayan, painitin lang natin guys. Okay, so ayan, maglalagay na tayo ng ating used oil. Lagyan natin ng used oil guys. Okay, so ayan. So, next is ilalagay na natin ang ating yung dinuguan guys. Okay, so ayan, medyo frozen pa yan siya kasi nilagay natin siya sa fridge. Okay, so ayan, okay, tumatapik-tapik siya guys. So, para maging watery siya is lagyan natin siya ng konting water. Okay, so ayan. At ilagay na ang ating ginger. And then, ang ating dahon na laurel. Then, tigain na natin ang ating lemon sotil. O pwede rin ilagay niyo lahat. Okay, next, isbubura natin siya ng pampalasa. Okay, so haluhuliin lang natin guys. Okay, so ayan. Para sa mga nanay or tatay dyan na merong ulam na nakatago sa inyong fridge. Okay, so pwede nyo siyang i-recook. Okay, so i-augment nyo lang yung lasa niya para mas bongga ang kalalabasan nito. Okay. So, ulitin ko guys, itong dinuguan na ito ay bigay lang to sa atin ng ating mga generous na kapitbahay sa piyesta. Okay, so, ang ginawa natin is, niluluto lang natin siya ulit. Okay, napakasarap na nito. Okay, so ayan. Since frozen siya, kailangan talaga guys, na magme-melt siya, okay? So, ayan. So, antayin lang natin siya na mag-oily na yung itsura ng ating niluluto. At kung oily na siya, then perfect na siya, guys. Okay, so ayan. So, ready na guys. Ilalagay na natin yan sa ating platter. Oh, diba? Perfect yan. Okay, so since mag-isa lang tayo, tamang-tama na to guys. Ang dami na ng ulam natin. Okay, so sa nagtatanong dyan, kung sino daw ang kasama kung kumain ng ating ulam kasi nagluluto tayo ng maramihan. Well, actually guys, after sa ginagawa ko ang ganitong ulam is nagbibigay tayo sa ating kapitbahay. Kaya again guys, so maraming salamat po. Let's go, let's eat. Napakasarap nito, mainit-init pa. Thank you so much. Ito po si Roderick Umariano, proud Subano ng Barangay Malayan. Maraming salamat po. Ito na nga guys, kakain na tayo. Ito na. Ito ang ating ulam na dinuguan. Plus, syempre, ito yung ating isdang paksiw. Natira din yan siya guys. Niluto lang natin. At ito naman yung ginataang isda na may gulay na yung tako at syaka yung kalabasa na pula. And then, ito naman yung ating mainit-init na kanin. Kaya kayo dyan guys, let's go, let's eat, let's kain na. Hello! Ayan, kakain na tayo. And andito na tayo, kakain na nga tayo. Magmumukbang tayo ng ating kanin.
para sa ating dinner. At syempre, ito imumukbang natin yan, yung atong ginataang kalabasa with matching isda and gulay na pako. And syempre, yung ating leftover na dinuguan at ating leftover din na paksiw. Okay, so lahat ng ito guys, itong pagkain na nasa ating hapag ay puro bigay lang to, niluluto lang natin ulit. Okay, so kaya let's go, let's mukbang, let's start. So unahin ko tong kalabasa. Yummy. Kainin natin tong isda. Masap! Ayan. Okay, so ayan. Alam nyo ba guys na ang kalabasa ay mainam sa ating mata? Kaya. Mahilig din po ako sa ano, gulay at saka isda. Nag-aantay na ang ating ano, kamuning. Yung pusa natin nag-aantay na kung ano, gusto niya rin kumain. Gulay is real. Kaya kayo dyan guys, kung gusto nyong ano, kumain ng ganitong masarap na ulam, humingi na kayo sa kapitbahay. Perfect. Mas bonga kasi pag ano, yung binibigyan kayo ng ulam, mas bongga guys na magbigay kayo ng ulam para babalik din sa atin ng grasya. So, uminom. Wait na. Bye-bye. Tapos akong kumain.